Hello! Ako nga pala si Rojan Mercado mula dito sa bayan ng Santo Domingo, Nueva Ecija, na ika nga nila dito matatagpuan ang masarap at espesyal na halo-halo. Tara, tigman na natin yan. Ba ang pinakapaboritong dessert o panghimagas ng mga Pinoy lalo na sa tag-init? Share it! Ito ang napakasarap at refreshing na halo-halo! Kuya Rojan, nag-trending ang inyong halo-halo ah! Benta ng halo-halo! Anong sikreto at ito'y pinipilahan, binabalik-balikan at patok na patok sa karamihan? Presenting ang mas pina-level up na halo-halo! Narito po ang ating mga pangunahing sangkap na ginagamit sa paggawa ng ating simple pero napakasarap na halo-halo. Meron po tayo ditong nata di coco. Meron din po tayong sago. Meron din po tayo ditong gulaman. At ang ating minatamis na saging. Meron din po tayong ginagamit na ube halaya. Narito din po ang ating leche flan na ginagamit natin bilang toppings para sa finishing touch ng ating halo-halo. Ilalagay po siya after po natin mailagay ang mga sangkap at ang ating milky ice or yung ating yelo na gawa sa gatas. Natatakam na ba kayo? Pwede na natin umpisahan ang paggawa ng ating halo-halo. Una natin ilalagay ang ating nata di coco. Susunod natin ang gulaman. Susunod po natin ang sago. At panghuli po sa ating sangkap ay ang ating minatamis na saging. Ito po nakilala ang aming halo-halo na sabi nga nila, hindi siya tinipid sa lasa, mana pa ay tinipid sa presyo. Minabuti po namin na itong mga pangunahing sangkap na ilang sangkap po na ito ang aming ginagamit dahil una po, naging trademark po sa amin ay ang aming milky ice at ang aming toppings na leche flan. Sulit naman po talaga. Then lalagay po natin ang ating ube halaya pang spread po sa ating cup para magdagdag ng sarap at ng dagdag na lasa. At the same time, magkaroon din po ng maganda presentation ng ating cup. Una po, pag sinabi kasing halo-halo, andyan na nga yung iba't ibang uri ng sangkap na ating ginagamit. Kung nagkakaroon po siya ng magandang pagbiblend na iba't ibang kulay na para doon sa sangkap, nagiging kaakit-akit din po siyang tingnan para sa ating mga customers. Pagkatapos po natin mailagay ang lahat ng sangkap, ilalagay na po natin or i-prepare na po natin ang ating milky ice. Ika-crush po siya and then ilalagay dito. After po nun, ilalagay natin as finishing touch po ang ating leche flan as toppings po. Overload sa saya ang makatitikim ng halo-halo ninyong tinda. Talaga namang hindi tinipid sa lasa, pero ang presyo'y kayang-kaya ng masa. Kung sa pangkabuhayan ang usapan, Kuya Rojan, magkano kaya ang pwedeng maging kita? Wala po sa puhunan na 5,000 pesos. At maaari na po tayo maagawa na at least mga 80 cups para dito sa ating special halo-halo na maaari nating ibenta mula 75 hanggang 79 pesos. Na po pwede tayong kumita ng mahigit sa 1,000 pesos kada araw. Wow! Sa ganitong hanap buhay pala ay malaki rin ang pwedeng maging kita.
Kahit paggabi na, marami pa rin bumibili talaga sa kanila. Unlike po kasi sa mga regular po na halo-halo, yung parang yellow po na ginamit nila is milk na po siya, kaya sobrang creamy po and hindi po siya tinipid po sa ingredients, lalo na po yung leche flan po nila, talagang masarap po. Kasama ko po yung friends ko kasi po, lalo na po ngayong mainit po, talagang saktong-sakto po siya na merienda po ng barkada. We recommend for me sa halo-halo here in Talavera, Nueva Ecija. Bumibili po ako ng halo-halo dito kasi po maliban po sa masarap and na-future po siya sa isang TV show. I-recommend ko din po siya sa family ko kasi po masarap nga po and may branch din po sila sa Mayapia, which is malapit lang po sa amin. Kung gaano kasarap at katamis ang inyong halo-halo, Kuya Rosan, ganun din ba ang pagsisimula ninyo? Ang Four Mays po is nabuo, hango po sa pangalan ng aking apat na anak. Mula po sa aming panganay na si Ishi May, sa pangalawa po namin si Cassandra May, pangatlo po is si Janela May, din ang aming bunso po si Yumilin May. Kaya po nabuo ang Four Mays po. Mahilig din po kasi kung manood o mag-invento nga, magtanong ng mga kung anong mga dapat gawin. Nung ginawa po namin yon, natikman nila, okay po ang naging lasa. Nagulat din po sila dahil kaya ko palang gumawa ng ganong lasa or quality po ng leche flan na gustuhan. So naisipin ko, ba't di namin ibenta? Nag-start po kami through online business po. Sa leche flan, una is hindi po kami gumagamit ng sugar para sa mixture po. Plain po na gatas, saka yung egg yolk na ginagamit po namin before. Ah, ganun pala. Sa leche flan kayo nagsimula hanggang sa naging halo-halo na. Ngayon ay may sarili ng pwesto, hindi lang isa, kundi siyam na. Actually, sa pagtutulungan po namin mga magkakapatid, sama po ang aming mga magulang. Ang mga kapatid ko po kasi, sila po ang nag-handle or nangasiwa, nag-manage po ng kanya-kanyang bawat location para po mapagtulungan namin, talaga mapangat po yan. Ang support at tiwala naman po nakapaligid sa amin, talaga nandyan naman po. Ako man ang may gawa halimbawa nung produkto na yan, pero umangat po yan, una sa tulong po ng ama, pangalawa sa pagtutulungan po talaga ng kapatid. Meron po kami na ipundan ng mga motor, ng mga pan-deliver. Meron na rin po kaming sasakyan po na pan-deliver din na like mga L300 po. Mula po sa aming kusina, kung saan unang ginagawa ang aming mga produkto, bumaba po ng biyaya at pagpapala ng ating Panginoon Diyos na nagtuloy-tuloy. At maganda ang natanaw namin, magandang resulta. Nuna po namin or pinapriority po namin ngayon na magpagawa ng isang mas maayos at mas malaking pasilidad para sa mas komportable kong paggawa. Pero kahit higit 2,000 halo-halo na ang nabebenta nila araw-araw sa mga pwesto nila, ang lasa'y hindi pa rin nag-iiba. Nung una po namin isipin na gawin ang halo-halo, talagang naging target po namin dyan is yun nga po, as maabot po ng customer ang presyo. Kaya mababa po ang price niya pero mataas ang quality po ng produkto. Baka may maipapayo ka, Kuya Rosan, sa gustong subukan din at gayahin itong iyong kabuhayan. Sa dinami-dami din po ng aming pinasok na hanap buhay, sa dinami-dami din po ng aming sinubukan, talagang darating at darating po ang failure o ang kabiguan. Pero kami naman po na kasama ang aking may bahay at ang aking mga anak, minulat kami na hindi mo wala din ng pag-asa. Lagi pong manalangin at manalig sa taas. Ibibigay ng Diyos kung anong talagang kailangan mo. Hindi mo malalaman kung para sa'yo talaga kung hindi mo ipagpapatuloy. Hindi mo malalaman kung para sa'yo talaga kung susuko ka. Hindi ka man talaga pwedeng huminto. Basta lagi ka lang manalangin at maghintay kung anong magiging sagot ng Diyos. Nakaka-inspire talaga ang inyong naging pagsisimula at hanggang ngayon, kayo'y lalong nagtatagumpay pa. Hindi po madali. Kasi po nga, una po, sabi ko nga po, matumal. Nag-isip po ang aking asawa na kausapin mga anak niya. Ano ang maganda, ano ang dapat gawin. Thank you pa. Hindi mo kami pinababayaan, ako at yung mga anak mo. At nandito lang din kami ng mga anak mo na laging susuporta. Bilang isang iglesia ni Kristo at bilang isang may tungkulin sa tulong ng ating Panginoon Diyos at sa gabay ng aming mga magulang na hindi nagsasawang kami gabayan sa aming mga pagtupad,
napakalaking bagay sa amin ito na minulat kami na laging sumampalataya, laging umasa sa magagawa ng Diyos para sa bawat sa atin. Ano man ang meron kami ngayon, ano man ang mga pangyayari, mga bawat nangyayari sa aming buhay, alam namin ito'y kalooban ng ating Panginoong Diyos. Sa bawat ginagawa po namin sa aming buhay, lagi namin tinitiyak na aking sambahayan na kami patuloy na mapagbibigay ng kasiyahan sa ating Panginoong Diyos. Huwag maiinip kung hindi agad pumatok sa masa ang produktong ibinebenta. Tulad ni Kuya Rojan at ng kanyang pamilya, buong tiyagang naghintay sa inaasam na tagumpay. At sila'y sumasampalataya na anuman ang kanilang tinatamasa, lahat ito'y ang Panginoong Diyos ang nagbigay. Proud ako na gumagawa at nagbebenta ng masarap na halo-halo dahil trabaho ko 'to.